Magandang umaga mga kaigan, nakatakas po ang dalawang menor de edad na babae mula sa sindikatong umano'y dumukot sa kanila. Kwento po ng mga biktima, pili silang pinapagamit sa mga lalaki. Darito ang unang ronda ni Oscar Oida. Tulala, di mapakali at may naiiyak. Ganyan na raw ang magkapitbahay na itago na lang natin sa mga pangalang Nancy, 17 anyos, at LB, 15 anyos, mula nang makauwi sa kani-kani ng mga bahay kahapon ng hapon. Ang dalawa, nakatakas umano sa sindikatong nasa likod ng tinatawag na white slavery. Umaga ng Martes noong nakaraang linggo, nag-aabang daw sila ng masasakyan, papasok ng paaralan sa Fairview, Quezon City, nang dukutin umano sila ng mga lalaki na lula ng isang puting van. Natakpo kami, tapos nakatulog din po kami kasi sa buwan, di ko nga po alam eh. Di ko alam kung nasan na kami na. Tapos po, tumawag po si Ate Marie na umiiyak po ako noon, pero sabi niya, kausapin mo yan, sabihin mo, nasa party kayo, tapos gabi na kayo uuwi. Dinala daw sila sa isang lugar na di naman uman nila masabi kung saan. Maano siya, parang di mo kalain na parang ano siya, yung hotel. As in, tapos wala kami kitang mga ibang bahay. Yun lang yung nandoon, malawak. Puro may damo. Sa loob ng ilang araw, makailang beso na silang pilit na ipinagagamit sa mga di nila kilalang lalaki. Pero hindi natutuloy pagkat pumapalag sila. Yun nga lang, samot saring pananakit ang napala nila. Nalagkat po ako pero sa bunot po. Tapos nagpumiglas po ako, tapos nasapak din po. Nakawala lang umano sila nang itakas sila ng isa sa kanilang mga bantay na ayon sa mga biktima ay naawa raw sa kanila. Nakonsensya din po. Kasi siguro nabigla rin siya nung sabay, dalas nung sinuntok ako. Kasi nung sinuntok ako ng boss niya, napatumba ako dun sa kwarto. Tapos siya rin sinapak din. Handa rin umano makipagtulungan sa mga pulis ang sinasabing bantay. Lalo pat marami pa umunang hawak ng mga batang babae ang naturang sindikato. Handa raw siya magpagtulungan at makulong daw siya basta ay sa mapatay siya ng amo niya, ipag-coordinate siya. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting.